may mga taong tinatanong namin kung ano ang kanilang opinyon patungkos sa mga nagsasama sa iisang bubong kahit wala pang kasal. Tinatanong namin sila kung ano ang kanilang masasabi tungkol doon. Kasi yung maingon sa live-in, kanang kung opinyon mo sa live-in. Wala lang. Murag, sabi, normal na siya. Kung papili mo sa katingin, sa kanilang gusto, live-in or kanang kasal? Sa live-in, sorry. Live-in sa kanya naman. Lagi ba dali ra magbulag? Para sa imo own opinion tipo sa opinion para sa kanang magbuya ba nga nag-ipon? Ipon ba nagpuyo-puyo? Okay ba na o dili? Pero daghan naman goy nag-live-in, mas gusto nila ang live-in. Okay. Live-in una. Aya, rin mo. Aya, kasal. May nang mag-live-in ka sa mga karo, makailakal. Nga nag-live-in ba, live-in? Ay, wala mong tayo. Dili man lang makapuha. Ay, okay lang, mama. Mula ngayon, mama. At na, dili man lang makapuha dun. Then, karoon ba yan sa panahon kay praktikalan na ba yan? Kung duha ka to, magkasinapot, di mo na. Naraday na sa inyo kung sa baba, dugay ba mo o dili. Pero mga murag, tungod siguro sa panahon, murag wala na kayo nagkuhan sa marriage. O, kanagkasal-kasal, bitaw. At least, pag live in, pag magsinumbag ay magbulag dayon. Oo, pag gusto magbulag, bulag dayon. O, kasado ba yan mo kay? Mahigtan man mo sa papel. Ang ating bansa ay isa sa mga tinaguriang Christian country ng Asia. Katunayan, hindi na mabilang sa mga daliri ang mga relihiyon na nagpapalaganap ng Kristyanismo. At isa sa mga tinuturo rito ay ang banal na sakramento ng kasal. Maging ang mga kasamahan ko ay nagpahayag rin ng kanilang sariling kuro-kuro tungkol sa isyong puyo-puyo. Ang akong stenda na is dapat mag-inyo jitsaw na dili lang kay para makakonform ka sa Holy Sacraments sa Ginoo, but respect na sa imong parents bitaw. Kasi lain magudang point of view sa lahat, lain sa lang point of view sa bakit. So as ako ba, imang ko, dapat jud, kasal jud siya. Wala siya sa point, para lang sa kung own opinion nga. Manong mag-live-in man mo, kabalo dahil mo nga, dili pa ready, and also, kuan sad, mas kuan nga na ay both blessings sa inyong parents ba kay para makabalo sa din yung both parents nga anang kamo na day ang magdayon dayon kung live in mang good sad nagi possibilities nga magbulag mo kanang dili gid magdugay inyong kay kabis sa kubana live in mabing ta kanang ay hindi pakasal pero man lang kasal kay dili strict mang good ang parents dili sa gurahan live in dapat daw kun live in sa kay ayha kasal kay para kani bitong mabalaan bitan ninyo kung sa inyong mga kinaiya o katugang pinakailalom yung nga kinaiya ninyo din. Pag mabuta na nga time nga, dili man din mo magkasinabtan ay wala na yung kaning hassle bitong nga mga ano pa, mga papeles pa, gasto-gasto mga part. Kasal jud kay labo na nga conservative bitaw ako ang ano akong parents. So, nakababa na kami sa sinakyan naming jeep at kailangan lang naming maglakad papunta doon sa bahay na pupuntahan namin. At medyo naligaw kami dahil parang nag-iba ang daan dahil meron ng nakaharang na bakod. Binakura na ito ng yero. Kaya kailangan namin muna magtanong kung saan na pwedeng dumaan. At may nakapagsabi na kailangan naming dumaan doon sa may tabing dagat. Kaya doon ang tungo namin.
Mukhang mapapasubo kami sa putikan. Ang problema, lahat kami ay nakasapatos. Kaya ito, medyo nahirapan lang iba sa amin na tumawid sa tulay sapagkat yung inaapakan namin ay gumagalaw, parang hindi siya nakapako. Kaya dapat maingat kami upang walang madisgrasya sa mga kasamahan namin. Hindi pa rin ang sikat ng araw at ang iba sa kasamahan namin ay napagod at kailangan magpahinga. Mukhang hindi sila sanay sa lakaran. At yun na nga, kailangan naming uparin ang aming mga sapatos sapagkat talagang dadaan kami sa may lamigan at putikan. Amen. Yelo sa marin yan. Asa man ni balay dito sa kapit. Ay, layo lay. Hmm, na maka diri. Ang ligo. Ah, pila na yung edad? 10. Ah, imong mama o papa, nadiha sa inyong balay? Wala. Wala akong mama. Kasi may mama? Nasa abroad akong papa. Patay na. Ay, mong papa patay na, tapos nasa abroad yung mama? Kasal sila? Kasal. Malayo-layo na rin ang aming nilalakad. Meron kaming nakausap na isang bata na ang pangalan ay Jessica. Hulila na siya sa ama. At ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Ano? Medyo hindi magandang amoy yung dagat kasi mga basura. Tapos may mga dumi pa ng hayop ba ni? Ay. Malapit na kami sa bahay ng pupunta namin. Kapag matukog mo ba yun ba, maglakaw ko na yung mga balas. Tao po. Sa wakas, narating din namin. Ako lang ang pumasok at ang mga kasamahan ko ay nasa labas at naglilinis ng kanilang mga paa. Sir, imo lang manok na sa gawas? Oo, mama. Isug kayo ba? Labok ko. Sir, pwede bang imong ipaila-ila imong kwan partner? Ang pangalan ng partner ko si Julissa Telen. 26 years old. Yun. 26. Ikaw, ma'am. Pangalan sa akong partner si Jeffrey Heraldi, 31 years old na siya. 31 years old. Pila na mo katuig nag-live in? Mag 3 years pa lang. 3 years? 3 years yung next month is kami, September 17, 2019. Grabe talaga. Pass out. Tandang-tanda na, sir. Pass out. Ilan na ang anak ninyo? Magdadalawa siya. Yung una, yung panganay, si Christelle. Ito yun. Hello, baby! Hi, say hi. Hi! Oh, cute naman, oh! Habang kinakausap ko silang dalawa, kapansin-pansin na nagkakaintindihan sila at halatang masaya ang kanilang pagsasama. At napansin ko rin na parang
buntis yung babae. Yung kami namin, 4 months old, nasa 10 kami. Mga kailan yan ilabas? Kailan iluwal? First week of January ata. Ah, January. Bakit nyo pinili na mag-live-in? Unang una, yun nga, tapos pa. Kaysa naman mag-ano kami ng bahay. Sa bahay, dito kami. Hirap nyo, may anak kami. Para rin maalaman namin yung mga ano, good side namin ng mga attitudes. Pero mag-bulag. Mag-bulag. Sir, ano pa pala natapos nyo? Graduate ako ng Bachelor of Arts, major in Social Science. Si ma'am, anong trabaho niyo, ma'am? Ano po? Housekeeping attendant. Saan? Sa Conchita. Ah, sa Conchita. Mayroon ding mag-asawa na aming tinanong patungkol sa kahalagahan ng banal na sakramento ng kasal. Akong asawa, si Pamagris Maagad alias ko, taga Ipunan. So, may edad, wala kami anak. Ako asawa, wapa, o putan. Ano lang? Kaya ba si ganaan siya? Ako po, akong banda na si Goma Tostón alias Go Junior, 34 years old. Kwani, 3 years namin na tuwid niya mag-fitness. Nagpo ba niya mag-tiyan yun? Kung anak ko nakita sa iya, cute. O, manginatagon. Nanong inyong hamanggipili na mag-minyo mo daritso? Kung ang akong asawa po kay kanang reliyosa mangit siya. Oo ba? Di sa kwan mong god mas indot mong itong may sagrado, blessings, na secure na kung may mo kung mong yatag sa iya tanan na po'y grasya or blessings sa gikan niya sa Ginoo ba? So, unsa yung mga ang mga advantages kahanay niyo hang ma kuan na nagminyo mo? Advantages na ko o kung minyo, pareha na ako minyo ko, secure ko kaya akong asawa, pag matigok na ako'y dawatonon. Okay, ako may iyang legal, ako may iyang sa taming, sa tawag anak gani? Beneficiary. Beneficiary. So, kayo ba naman? So, ako'y mag-withdraw. So, muna siya. Ikaw. Kuan po, napod ang mapakita gid ang commitment na nga nagpromise ka dili lang sa banta kun dili apil na sa Ginoo nga imong gyumbato ng tanan para sa iya ha, loyal ka sa iya always nga siya ra gid sa makakita ni na video. Unsa gid ay mas okay, ang mag-live in ba una or ang magminyo gyud? Ako una mao man tingali gihapon eh kung ang relasyon manggit, ang relasyon manggit, ang importante sa relasyon, magkasinabtanay. Kung minyo ka, is legality na manggit na siya nga matter. Pero kung kanang wala, nag-live-in lang mo, magyapon, ang importante, malipayan sila. Ang importante, garispito ay sila. Pero in terms of legality, alkansigit sila, mas advantages ang minyo. May kanya-kanya tayong dahilan at pananaw sa buhay. Ngunit lantad na ang katotohanang nag-iba na nga ang ating landas, taliwas sa kulturang ating nakagisnan. Ang tanong, tayo ba ang tunay na nakalimot? O lumipas na nga ba ang makalumang panahon?